Dr. Chanel, today's vlog is I want to show you kung ano yung ginawa ko nung election. Yan. Since hindi po ako nakapagboto, kumain na lang po ako sa labas. So, sana mag-enjoy po kayo sa aking video na ginawa. And thank you so much for all your support. And always keep praying. And sa sinabi ko po, lagi po tayong manalangin at isama natin si Lord sa ating mga pangarap, sa ating mga plano sa buhay. Lalong-lalo na sa mga gawain natin kung ano man yun, maliit man o malaki, isama natin si Lord at encourage everyone na mas mahalaga na may faith tayo sa pag may gabay tayo lang, hingi tayo ng gabay sa ating Panginoong Diyos. Amen. So God bless po. Ito po yung nangyari nung election, October 30, and this is my vlog that I film in outside in the mall. So God bless. Happy watching. So guys, ito po yung nangyari since nung nag-ano po ako, nag-search po ako sa Google, na alaman ko po na hindi na pala validated yung aking voters. Nangyari ito nung October 30. So ang ginawa ko, what I do is I just go out and try to enjoy myself that day because I can't go vote because my voters is not validated anymore since I'm not active for the past 2 years election. So that's how I did. I go to the city mall and I enjoy, I relax, I make a video. And the time is, I think it's 1 o'clock in the afternoon. So it's also like my retreat, what do you call it? It's a holiday for me because I've been studying for successive 3 months without going out, something like that, without eating fast food. Yeah, so it's after 3 months, and I did again, and so it's almost 1 o'clock, and that time also my daughter is not going home, it's not in my house because she's have vacation also to her father's side in my mommy's place. So that's why I'm alone. Yan. Enjoy lang. Yes, that's how life, you know, you don't need to regret your life. I'm always keep in mind that I'm blessed because I'm still here, and you know, I can survive, and there's a lot of things also happen this year. So enjoy lang. So that's my moments that time, October 30. So marami ding tao dyan, since yan po yung pinakamalapit na fast food na malapit sa bahay. It's a lot of people eating also, and some others in the next restaurant, and a lot of restaurant there. Magkadikit po sila. So, yan po ay malapit na sa ayan na po, kumakain. Yan na po, simpleng treat ko lang sa sarili ko, and knowing that, you know, I survived the 3 months of my school, you know, from the start. I really can't understand what's going on because it's different, you know, guys, in grade 11, it's different than in the halls because you need to recite more citation, more task, something like that. It's not more unwritten, only sometimes written, minsan hindi po. Talagang discussion and dictation. So, kailangan talaga mabilis yung pick up mo kasi if hindi mo yun maisulat ng tama, wala na, kawawa ka na. So, yan po yung parang treat ko sa sarili ko na, oh, I deserve naman po. Yeah. Although, every Sunday naman is I'm going out with my church family. But, different also kung meron ka rin time sa sarili mo. Sabi nga nila, love yourself also sometimes. Yan. Sometimes, mahalin natin ang sarili natin para naman makapag-share tayo ng love sa iba. Yan. Love one another. Yan. Hindi yung love na para sa love life lang. Maraming love. Yan, yung magmalasakit ka sa kapwa mo, love na po yan. So, yan, that's my vlog that I make on that October 30. And take note, that day also, I experiment about makeup
But look, is the difference. What is the difference between the makeups? The one is super makeup and the one is light makeup. So that's how. And I really not stand for makeuping every day because it's like very long process. So hindi ko po talaga nakasanayan na ganun. Ano ko lang, parang experiment lang ng time na yun. Kasi di ba nag-vlog po ako ng time din na yun. And sayang naman po kung hindi ko magagamit yung makeup. So nilabas ko na lang para pag uwi ko, konti-konti na lang yung burahin ko. So kinapalan talaga yan kasi ano yun eh, para siyang, sabi ko parang pang Halloween sana. Kaso I didn't know how to design as Halloween. So yan na po yung kinalabasan ng makeup na yun. Ang ginamit ko nandiyan, nakita niyo naman how I make my makeup. It's just ordinary, you know, things that I have. I never buy anything. It's the old makeup that I had since last year. So that is good. I'm hungry. That's almost 1 to 2 o'clock in the afternoon. So enjoy, and nakakatuwa naman kasi ever since that I go out alone, wala po talagang nagluko-loko or something teasing me, something like that. And so po way back on ano yung nasa Saudi po ako, guys, sometimes yung madam ko is nahuhuli, tapos may time na may sumusunod sa akin na nagbibigay ng number. Ganun yun sa ibang bansa. So never po na nangyari sa akin na ganun dito. If ever I go out, maybe siguro nakakita niya, kung nakikita ng mga tao kung formal ka o hindi. Siguro nung time na yun, bata-bata pa kasi ako, parang akong ano, parang yung effect nila sa akin is landi-landi, ganun. But you know, kung nagmamatured ka talaga, ibig sabihin yung kilos mo din nagmamatured na rin, hindi yung careless ka sa mga bagay or smile ka ng smile kahit di mo naman kakilala. So number one talaga yon, ingatan natin kapag tayo umaalis. Kailangan maging formal tayo. Nowadays na it's a lot of, you know, summer, something like that. So beware also kung mayroong kaibigan, kunwari kaibigan ka pero di naman siya maalala or matandaan, or sometimes also there are people or my friends were telling me they go to the mall and somebody approached them. They said they know that, blah blah blah. I said no, it's not. Don't approach something like that because sometimes it's a scammer. So hindi po natin pwedeng, you know, kasi pag ganyan, nakakaduda naman na kakausapin ka na hindi naman kakilala, diba? So one thing talaga natutunan ko na nag-mature na ako, yung hindi po ako yung kasi dati ano ako eh, napaka bungis-ngis ako. Yan, way back 2020, bungis-ngis as in bungis-ngis talaga, as in parang ano, parang dali-dali mo lang kausapin. Yan, so ngayon na more grow, nag-grow na tayo, and then also by the divine from God, diba? Lagi natin sinasabi na pag may kasama natin ang Holy Spirit, inagbayan niya tayo lagi. So yun po ang nangyayari sa atin, na hindi na po tayo madaling matem, mga tukso din sa paligid. So hindi na tayo madaling matem, kahit sabihin pa na may gustong lumapit, matatakot po sila kasi nakikita po nila yung mukha, yung kilos, yun. So yun, naintindihan ko na ngayon yung pala dati siguro, yung magaslaw siguro ako, kaya ako madaling nilalapitan, kinakausap. Kahit nung ano, nung 2020, 2021, pag nag-travel ako, guys, if I do travel alone, somebody gonna want to know my name, something like that. So I said, why? Maybe, yun nga, naintindihan ko na ngayon, yung pagkilos pala ng isang babae, kailangan po talaga mag-ingat. Lalong-lalo pag nasa labas ka, at saka sa mga lalaki, pag tinitingnan ka, ganun. Hindi mo dapat bigyan ng pansin pag may mga ganon. So kung may magsabi ang ganda mo, so hindi ka dapat ngumiti. Magsabi ka thank you, pero that's all lang. Hindi na po kailangan na magpabula tayo, kasi ang tanda ko na magpabula pa, sa according to my experience naman po. So I hope you like, sana magustuhan.